Hi guys, it's me, Mami Sheng, and welcome back to my channel. I'll be sharing to you on how to enroll your bank in SSF. If you are interested, just keep on watching. Yung gagawin is magla-login muna kayo. Pag nag-login na kayo, is pupunta kayo sa e-services. And then, hanapin nyo lang yung pangalo is Disbursement Account Enrollment Module. So, dyan nyo lang pipiliin yung bangko na meron kayo, which is affiliated or associated kay SSS. After that, ititik nyo lang or iti-check nyo lang tong I certified that I have read and understood the foregoing reminders. So, after that, is i-click nyo lang yung box na maliit sa baba, which is katunayan na nabasa nyo na at naintindihan nyo na yung reminders on account enrollment. Ano nga ba yung mga hindi dapat at dapat sa paglalagay natin ng account? So una, bank account details and mobile number should be active and should not be among the following. So dapat hindi daw siya closed account, dormant account. Account names differs from member's name, dollar account, frozen account, incorrect bank account, invalid mobile number, joint or and or account, not an existing account, different disbursing bank, prepaid account, time deposit account, and the last one is with restrictions. Tandaan din natin na duplicate accounts and numbers will be rejected. Then number 3 is that we have to make sure that you triple check the information you submit and that you have filled out all fields required with the correct information. Number 4 is disbursement of loan proceed shall be through PesoNet participating bank. Number 5, in case of errors in encoded or provided details or invalid or closed disbursement accounts, the redisbursement or recrediting of your benefit may take at least 30 days process. And the last one, very important, number 6, uploading of proof of disbursement account is required. Kasi before, hindi siya nire-required. So, ito na yung new policy ngayon. Only verified approved accounts shall be used for disbursement of loan and benefits proceeds by the SSS. Kailangan nating tandaan itong 6 na reminders na to para makontinue natin yung pag-enroll ng bank account natin at the same time para hindi na tayo magka-problema or maghintay pa ng weeks or months para maituloy o ma-process na yung tamang bangko at tamang detalye na dapat natin ilagay. After that, kailangan na natin mag-attach ng supporting documents. And sabi dito, processing of supporting documents will take 3 working days. So, kindly check your email for the result of processing. Which is, after mong ma-i-upload yung document or yung proof of document mo is makaka-receive ka naman ng email sa kanila na na-receive na nila and within 3 working days ay ma-receive mo yung approval or kung hindi. Ano nga ba yung mga document na kailangan nating i-submit na magpapatunay na talagang atin tong bank account ito? So sabi dito, una is pwedeng passbook, pwedeng ATM card na may name at saka account number. Pwede din ang validated deposit slip. Pwede rin ang bank certificate or statement, not
issued earlier than 2019. Kung e-wallet naman is screenshot of mobile app account. So, yun yung mga proof of bank details or supporting documents na kailangan nating isend. Noon ay i-click lang natin yung submit na button and then check nyo agad yung email address nyo which is registered sa inyong SSS at dun yung makikita yung reply, automatic reply ni SSS na na-receive na nila ito. Kung hindi pa kayo nakapag-register sa SSS through online, ay gumawa ako ng video on how to register at ito yung video na to ay ilalagay ko sa description ng video na to. So, kung wala naman kayong bank account or hindi kayo makapunta sa isang banko para mag-open na account, ay gumawa din po ako ng video using your GCash and or CIMB Bank. So, andito po yung video. And panoorin nyo lang po para mag-guide po kayo at makapag-register kayo at makapag-enroll kayo. During this time of pandemic ay iniiwasan ng mga government agencies ang face-to-face transaction. Kaya kung mapapansin nyo ay puro online transactions tayo. So may mga video po ako na ginagawa about SSS, pag-ibig, and all OFWs. I hope ay nakatulong sa inyo ang tutorial video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider subscribing my channel. Don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga upcoming videos. Don't forget to like, share, and comment kung meron pa kayong mga gustong gawin na vlog tutorials. Thank you guys for watching and see you on my next video!